So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at lalagay natin sa playlist. Yung topic natin ngayon about sa Love Life Part 3-4, yan. Ang video ngayon. So ngayon ay September 1, 2023, Friday, mga tanghali ngayon. Kasi mamaya uulan naman, baka ito lang chance maka-record tayo mamaya kasi baka uulan-ulan, malakas ang bagyo, tatlo. Buring, Hana, at saka yung isang bagyo, tatlong bagyo. So, pag-usapan natin about sa love life patuloy kahapon. So, sa story din, alam natin yung pera is magkasama talaga sa relationship. Walang relationship na walang pera kasi sabi nila, okay lang sa akin, basta loving, hindi talaga pwede. Iba pwede, pero hindi tatagal, magkakaproblema-problema. At kailangan din paano mag-manage ng pera, intelligence, para din yung sa Android, yung cellphone, di ba? May mga microphone, yung mga requirements. Mga apps or mga ano ganito. Meron talaga siyang requirements bago ka makabuo. Kasi kung mamadaliin mo, pipilitin mo yung sitwasyon, pogi lang siya, hindi naghahanda, immature, or hindi alam mo pag-aaral, pagmamahal, or konting problema, iwan agad, or baka may ibang taong sakit na hindi marunong makontento kahit sino-sino na lang. Pero ako, hindi ako ganun. Kung mahal mo, isa lang. Hindi yung mahal mo siya pero may iba rin sa likod, bawal yun. Sa Bible, hindi yun pwede kasi adultery yun. O, lalo na kung hindi kasal, diba? Kung una pa lang sa babae, kung paano ka gagalangin kung pag-asawa mo kung sa dalaga ka pa, hindi ka ginagalang, diba? Bigyan ka na ng kunting pera pagkatapos na nakuha ka na, na nakuha na niya yung sexuality sa'yo, yung babae, iiwan ka na sa lalaki. Pero ako, hindi ko gagawin yung ganun kasi irespetuhin ang babae kasi iiwan ka rin in the first place. Maraming babae na daya kasi pogi, bahala na, may anak kami. Pero magsulo ka na lang talaga na magpalaki ng anak kasi yung lalaki na iniibig mo na pogi, magkakwapo, eh, may iba din kahit sino-sino na lang babae ang binibiktima. Parang gusto nila, may iba rin, iba yung naghanap ng third party, iba yung mahilig talagang ganun. Yung ugali nila na hindi marunong makontento. Plus kung addict pa yon or smoker. May motor duman, kung addict pa din or smoker pa, bisyo pa, o may malaking sweldo, trabaho, pero pagtanda nun, magkakasakit yun. Yung marami mga, sabi mo, nakakalito din siya. Nakakalito. Confusing. Then, masasaktan ka lang. Yun talaga kasi nga, kung gusto mong lumigay ang iyong buhay, umanap ka ng pangit, at kung hanap ka ng pogi, at iiwan ka rin yun. Kasi, hindi kasi yung mga isip na di ba rin makontento. Masa kanila, nagsasawa na ako. Kasi may iba din narinig ko sa magasin na motor naman, dumadaan naman. Magsasawa daw kasi para daw adobo, dapat balik-balik daw, nakakasawa daw. Dapat iba na naman ng ulam, ibang babae. So, ganong mindset, mali yun. Sa love life, hindi yun pwedeng ganun. Kung gusto mong ganun, di, messy, magulo ang buhay. Kung ang iba din na gusto din nila na mamera ng ibang lalaki o babae, may mga ganun. Or kahit sino-sino lang kinasama, mahilig sa mga secret affairs, secret or mga mahilig mag-sideline. O hindi tapat, bihira yun. May mga iba na secretive. May iba din na kasama niya ngayon, iba na naman, mga ilang oras, may kasama yun, mga scheduling, yung mga ganun na maganda na, may ibang magagandang babae ganun. Hindi naman siguro lahat, pero marami din. Parang pinakakitaan nila yung ganda, yung, kasi maraming lumaganap na AIDS at saka gonorrhea at magkamayuma kasi dahil sa mga ginagawang mali. Siguro alam naman nila sigurong mali, ginagusto lang din siguro nila para kuha lang nila yung kasi kung inaaga kasi na
na-expose ng sexuality yung tao na maaga. Buti na lang, hindi ko alam. Kung siguro kung na-expose pa siguro ang bata na ganun, o na-rape, o na-trauma, maghahanap-hanap talaga yan. Lalo na nakatikim na. Siyempre, pangit yun. Lalo na kung ang magulang, wala ng time, di ba? Yun ang problema kasi na kapag asawa ng maaga, parang magduplicate, dadami siya. Ikaw na biktima ka din, yung anak na biktima din siya, yung apo mo na bibiktima din. So, parang nagmumultiply siya ang problema. Then, magulo, mag-aaway, mag-ano, yung anak na naman nasasaktan. Parang, your child is your future. Nagkagalit siya kasi nag-iwalay kayo ni nanay, yung tatay. Then, siyempre, kailangan ng bata. Ang bata, pinanganak na yan na walang kasalanan. Kasi nalalabas lang yan na wala silang kaalam-alam. Siyempre, yung mga magulang na apekto, dasado sila, titingin sila sa kanilang mga classmate na may magulang, ikaw, wala. May mga ibang ganong bata. Kawawa naman yung ano, ibang bata na biktima sa ganun, sa desisyon ng magulang. So, siyempre, kung ako maging magulang, siyempre, panindigan mo na hindi ka magkamali, at saka hindi magkiwala, at saka hindi magkaway-away sa harap-harapan. Diba? Kailangan talagang hindi talaga. Kasi, para buong pamilya, yun naman ang problema sa iba na hindi sila, ano, hindi nila paninindigan yung ginawa nila. Basta kunting away, walay na, dito. May iba lang nga, sa toothbrush lang nahiwalay, di ba? Sa dahilan lang na hindi na ganito, yung hindi marunong, yung naging nagsalita, salita, puro galit. Siyempre, ang lalaki, pagod din galing sa trabaho. Siyempre, yung babae, pagod din sa paghanda sa bahay. Siyempre, pagmamahal, yung pagrespeto. Pero sabi daw na, mas nakakaiwas sa high blood yung asawa nilang lalaki sa babaeng suportado. Supportive din yung naging nag-aaway, ganito. Kasi, dapat marami kang pera, pinipilit mo siya. Alam mo naman, pumapasok sa relasyon. Yun ang hindi ko naintindihan or nalilito. Marami kasi mga ganun na mga pangyayari. Gusto nila na perfectionist, ganito ako. Yun naman talaga kasi ang problema eh. May iba mukhang pera, nangungoleksyon. Pero, alam naman natin may scanner at saka radar ta tayo. Oh, siyempre, yun ang makikita ko na magsasabay talaga yung personality, yung ugali at saka yung pera sa, para mabuo yung relationship. Diba? Kasi kung wala kang pera, di rin siya mabuo. Then wala rin kang ugali, tamang pag-asal at ugali, siyempre ang maiiwan, ang masasaktan yung mga bata. Siyempre, paglaki nila nun, hindi nila malilimutan yung mga problema. Sigawan, yung away, yung iwalay nyo, pinabayaan nyo yung bata. Siyempre, trauma yun sa bata. Trauma, yung takot. May iba yung magulang na tatay, inaabuso nila yung anak nila, nire-rape, diba? Yung parang hipo. Hindi naman tayo, ako, hindi ako ganun. Kasi, hindi yung dapat gagawin sa magulang. Kung normal, at kung sa Bible ka, hindi dapat gagawin yun. Whatever the cause, at anong mangyari. Personal na kasi yan. Bawal yan sa Bible. Nanay o anak o tatay, bawal yun. Katapos, yung may iba yung babae, maglalayas-layas kasi dahil sa nanay, tatay, hindi nila, parang ganun eh, may mga anomalya. Yun ang maraming case na ganun nangyayari. Dapat sa akin, hindi dapat ganun. Hindi dapat gawain yun ng isang tao. Sa pag ano ko, sa prinsipyo ko, hindi dapat gagawin yun. Respetuin kasi tao yan eh. Lumalaki yan. Pag tanda mo, gagawa tayo ng kasamaan, di ka tutulungan sa anak. At yun, investment din yung mga anak na paglaki mo. Yung tanong natin, bakit ang iba nagla-love life para magkaanak? Kasi sinasabi nila, para pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo kung magkakasakit ka. O siyempre, papahirap mo. Then pagkatapos, nagbibisyo ka. Then pagkatapos, pagkasakit ka talaga, ganisin, nagbibisyo ka. Hindi ka kumakain ng tama. Then, di ba? O walang panahon, walang alam. Siyempre,
labanan diyan yung long time na paghahanda. Siyempre, yung paglaki ng anak mo, hindi sila naturuan ng maayos, nagkasakit ka, iiwan ka rin. May tanim silang galit sa'yo at saka parang maghinayang ka, bakit ako nagpaanak din, iniiwan lang pala ako. Parang ang ibang magulang, nag-high expectation sila. O parang dapat may utang aloob ka kasi kung wala ka, wala ako, wala ka rin. O parang ganun. Pero bakit kasi ibang bata ganun? Kasi ano, kasi hindi tinatrato ng maayos yung bata. Kasi hindi, kung maayos lang yung foundation, kung maayos lang yung ginagawa ng tao, hindi talaga dapat mangyayari yun. Kasi mamahalin ka ng anak mo, respetuhin ka, gagalangin ka, susunod sila sa'yo. Pero parang maghihinayang ka, bakit ako nag-asawa, nag-anak din, ganito lang pala ang ending ko. Nagkasakit ako, iniiwan, ina-abandon ka na. Grabe mong trabaho para pahirap sa anak mo, para mapadala ng pagkain sa iyo, sa anak mo. Pero nagagalit din sila sa iyo, hindi ka natutulungan para magkanya-kanya na sila ng buhay. Para lang akong advance, no, mag-isip. Pero isipin mo, yun kasi ang mga problema sa karamihan kadalasan. Ang gusto lang nila na, oo, alamin mo anong dahilan bakit ka nag-anak at mag-asawa. Kung ano ba talaga ang purpose. Baka ang reason mo, baka magkakamali ka. Naku, patay tayo dyan. Magkamali-mali ka rin, nagpapalaki mo rin. Tapos, maghinayang ka lang, hindi ka pala susuporta rin. Tatanungin mo, bakit kaya ayaw nila sa'yo, sa ibang tao? O baka sa future times, di ba? Baka, alamin mo anong dahilan, anong ugat talaga. Pero kung sa akin, bakit hindi ko nag-asawa ng maaga? Kasi gusto ko na marami akong pera at babantayin ko talaga ang babae sa samahan. Maghanap buhay, magdigusyo, kahit ano. Na wala siyang reason na maghanap ng iba o magloko. Siyempre, hanapin natin na hindi magluloko na babae. Siyempre, tsaka yung maayos, nakapag-ready. Yun lang naman, yung buo at masayang pamilya. Yun lang naman ang gusto ko. Yun ang hindi ako nag-asawa ng maaga kasi gusto ko na paano ako maka-expect ng masayang pamilya, buong pamilya at matulungin na pamilya kung hindi ko bubuuin yung sarili ko. Inaayos ko muna yung sarili ko. Na may alam ako, may pera, alam ko anong dapat gagawin, may mga information ako, may lugar, diba? At least handa. Hindi mo ko nakuha agad after 10 years ago, pero at least munti ka na yun, 17 million sa 37 million sa Lotto. Yung nakaraan, ginayang ako talaga nun. Last 10 years ago. Siguro. Pero at least, babalik naman yun anytime. Pero at least, may idea na ako. Hallelujah. At least, talagang grabe kong sacrifice nun. Pero yun lang man talaga, guys, na masasabi ko na ano, yung love life talaga. Talagang, yung ang iba, yun ang dahilan na hindi ako nag-asawa ng maga kasi ayoko na yung mga anak ko na magkakaproblema. Diba? May panahon ako sa kanila at may ano. Kasi kung nagmamadali kasi, ang iba, yung idea ko dati, ganito na, nakakatawa, no? Magluloto ako dati. Instead na bibili ako ng motor, magchichicks-chicks. Magluloto ako, magbibigay ako ng sulat dati. Para kung manalo ako, sasamahan ko talagang babae. Very budget, ganun. Pero, in fact, hindi pala siya, ano, may totoo, may hindi. Depende siguro sa diskarte or paraan or investment. Yun lang naman ang hindi ko naintindihan sa iba. Kasi bakit sila nagmamadali? Hindi ninahanda. Yun pagkatapos, nagsisi sa huli, naghiwalay lang din, nag-away-away. O, siyempre, ang apektado nun, ng mga anak, ayaw ko ng mga anak na nagagalit sila sa akin. Then, pag-ending naman, pagdating ng panahon, lalapit naman din ako sa kanila kasi anak mo sila. Maghanap din sila sa'yo. Pero kung hindi natin sila naayos na palaki ng maayos, puro galit lang, hindi natin naayos yung pakikisama at pakikitungo nila, bali, nandun lang sila. Yun. Pero, sana hindi, ang gusto ko lang, sana hindi naman mangyari sa malaking problema. Diba? At least, habang maaga pa, inaagapan na, prevention is better than a cure. Huwag na natin hintayin na, kululimlim naman, mahangin, kasi pagbagyo kasi, at least, may chance ay opportunity nga makabidyo. Mamaya, baka uulan naman ito mamaya. So, tanghali ngayon, pagkain na mamaya na ako kakain. So, yun lang po masasabi ko sa inyo, guys, na importante talaga na tayo ay
maingat, magplano talaga sa buhay. Huwag yung basta padalos-dalos. Mag-isip ka ng 20 times. Di ba? Kahit isang bagay na bibili ka ng isang bagay, you have to think. Isipin muna 10 beses. Tama ba ito? Bagay ba ito bibili? Hindi lahat ng gusto natin, iniisip natin ay tama. Talagang laging may filter, laging sasalain. Tama ba itong gagawin ko? Hindi. Naka-imagine na yan. Parang pelikula na yung iniisip natin. Dapat, sa love life at sa financial, dapat lagi tayong nag-iisip. Yun lang din eh. Hinayang din ako sa mga choices ko. Pero, nangyari na eh. Ang nangyari ay nangyari na. Pero ngayon, anong pwede mangyayari sa susunod na mga panahon? Pinaghandaan yan. So, like, subscribe, comment, share. Thank you so much po. Tuloy tayo sa next video.